Good morning mga buddy, today is January 20, 2020 at may bago na namang pinalabas na update ang FIBOX sa pangunguna nga ni FIBOX Director Renato Solidum. So nabanggit din dito yung nangyaring sunod-sunod na lindol sa Babini, kaya ito panoodin natin. FIBOX Director Renato Solidum, pasok! Sa loob ng 14 kilometers na na-identify na delikado, lalong-lalo na sa base surge, isang tipo ng pyroclastic density current, ay dapat obserbahan ganun din along the Pansipit River Valley na nagkakaroon ng bitak. At ayon po sa PAGASA, kung sakaling may mga pagsabog at ang taas ay below 3 kilometers, mapapadpad ang abo papuntang west and southwest. Ito po ay nakikita natin sa mga usok ng pinapadpad sa direksyon na yon. At kung sakali namang mas mataas sa 5 kilometro, ang ash plume ay pwedeng mapadpad papunta doon sa iba-ibang lugar Metro Manila, Laguna, parts of Rizal and Northern Quezon. Wala pa naman po, kung sakali lang, para naman ma-anticipate natin. Maliban po sa nai-report natin, nagkaroon ng paglindol sa Babini, Batangas. Ito po ay nangyari kagabi. Ang pinakamalakas ay magnitude 4.6, 8:59 ng gabi. Ito po mga lindol na to sa Babini, Batangas ay dulot ng pagkilos ng fault na kumilos na noong April 2017 series of earthquakes, no? Ito po ay nangyayari habang ang Taal Volcano naman ay may activity. So yun po ang ating inuulat sa nakalipas na 24 na oras. Maraming pong salamat sa inyong lahat.